Para sa mga detalye ng ating mga balita, sagana ang nagiging bunga ng lalong pinaigting na gawaing pagpapalaganap sa iba't ibang distrito eklesyastiko. Sa distrito ng Metro Manila East, kabilang ang isang lay minister sa kanyang dating relihiyon sa mga natawag sa loob ng tunay na iglesia. Kilalanin natin siya sa report ni kapatid na Erds Mali. Patuloy na nadaragdagan ng mga nagpapasyang umanib sa Iglesia ni Cristo sa distrito eklesyastiko ng Metro Manila East. Bunga ito ng walang sawang pakikiisa ng mga kapatid sa pamamahala ng iglesia sa pinaigting na gawaing pagpapalaganap ng ebanghelyo. Maraming mga nasa proseso ng pag-anib sa iglesia ang tumanggap ng banal na bautismo sa lokal ng De Castro na pinangunahan ng kapatid na Ronald Kapunitan, pangalawang tagapangasiwa ng distrito. Nakilala namin si Enrico Tino, dating lay minister ng Iglesia Katolika. Ayon sa kanya, kinamulatan na niya ang pamilyang sagradong katoliko. Nung araw, meron kami inaalaga ang ribulto yung malaking ribulto. Pag kalatamahal na araw, ipinuprosesyon namin yun. Tingin 6 nga, nag-ano pa kami, nag-rosaryo. Hanggang sa nung magkapamilya, inaalaga ko sa mga anak ko rin. Kaya pag alas 6, nag-rosaryo kami. Kahit saan kami abutan ka, kahit nakasasakyan kami. Sumali rin siya sa iba't ibang samahan ng kanilang simbahan bago naging lay minister. Legion of Mary, tapos nag-El Shaddai bago pumasok kami sa simbahan. Noong 2003 po ako naging lay minister. Meron po kami tinatawag na sick visitation. Yung sick visitation, yung mga parishioner na hindi na nakakarating ng simbahan. So yun ba, may sakit. Kami pupunta ngayon doon sa may sakit. So ano yung ginagawa ng pare? Alimbawa, yung nagdadasal. Yun, dadasalan namin. Tapos kami na rin nagbibigay ng oste sa may sakit. Kami yung tumutulong sa mga pare. Tumutulong kami magsubo sa mga parishioner. Tumagal din ako ng 17 years. Sa kabila ng kanyang pagiging deboto, may mga pag-aalinlangan siya sa kanyang sinusunod na doktrina ng kanilang simbahan. Palagi may katanungan. May katanungan. Kasi pagka may Bible study nga, parang taliwas din sa ano ba. Sana, sabi ko parang iba naman yung, ano, yung sinasabi din sa ginagawa namin. Ang ka-Enrico Tino po ay dumalo po sa pamamahayag na ang layunin niya para alamin po kung talagang ang Iglesia ni Cristo ba talaga ang maliligtas. Nung siya po ay nagpasya na magpapadoktrina, ang isa sa mga pangunahing tanong po niya yung tungkol sa mga ribulto. Kaya sinagot po natin, kung Biblia ang pagbabatayan po natin, ay ayaw ng Diyos na tayo ay maglingkod, sumamba sa mga ribulto o larawan. Kaya doon po nagpasya siya na magpatuloy sa pakikinig o magpadoktrina at nakikiisa sa mga aktibidad po ng kapisanan. Nakailang bigay din po ako sang pasugo po sa kanya ng mga pulyeto. Binabasa niya po yun at napakasabi nga niya nga po malaking pagkakaiba po ang sa dating Katoliko po sa atin po ng mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo. Ang pagkaunawa sa mga aral ng Diyos ang nag-udyok kay Enrico upang magpatuloy sa pag-anib sa Iglesia. Marami bang naging hadlang, sinikap niyang mapagtagumpayan hanggang sa masapit ang araw ng kanyang bautismo. Ito yung gusto ko eh. Ito talaga yung nalinawan ako. Nakumpleto yung gusto kong malaman. Ang gaan ang pakiramdam ko. Hindi pa ako na idulubog eh, na ibobautismo. Ito na talaga yung inaantay ko talaga na mangyari sa buhay ko. Nagpapasalamat ako sa... Kasi naano ko talaga yung tunay na kaligtasan. Nagpapasalamat ako yun sa mga nagano sa akin. Lalo na si Kaalin, tapos si Kajomar. Sila po yung nagtsaga sa akin na lahat ng kasagupain ko, sobrang gaan. Alam ko na hindi ako pababayaan ang nasa taas. Lagi siya nakasubaybay sa akin. Mula po sa Pasig City, ako po si kapatid na Erds Mali para sa Iglesia ni Cristo News Network.